At ngayon mga giliw naming tagapakinig, narito si Lola Sela sa kanyang pangalawang kabanata ng kanyang kwento na pinamagatang Bandanang Itim, dito sa ating dulang mga kwento ni Lola Sela. Si Venus ay napakabait na babae at masipa. Pero ang kabaitang yun ay nagkaroon siya ng kapintasan. At ito ang kanyang mukha na may bata. Isang araw, nakipag-blind date si Venus. Pero nung makita ng lalaki ang itsura niya, ito ay biglang umalis. Dahil nakita niya ang itsura ni Venus at si Tia naman, ang akala niya ay emergency na may nangyari na naman sa ex-girlfriend niya. Pero hindi pala, gusto lang ng babae na maging pantakip butas sapagkat nag-away sila ng boyfriend niya. At yun ang hindi nagustuhan ni Tia. Ang kapatid at ina ni Venus naman ay pumunta sa opisina nila para humingi ng pera para sa kapatid niya na mag-audition. Buti na lang at may isa siyang kaibigan na laging sumusuporta sa lahat ng bagay sa kanya. Nagpunta sila sa Banghula para hulaan niya si Venus kung ito ay magkakaroon ng BF. At ang sagot ng maghuhula ay oo. Binigyan ng maghuhula si Venus ng isang bandada at binili niya na isuot niya ito. Ah! Ayan o, nagsusukat ka na naman ng damit para sa blind date mo, ate. Kasi, hindi sa damit nakikita, kundi sa mukha. Kahit anong ganda ng isot mo, kung pangit ka, wala rin. Kaya huwag kang assuming. Tatawanan lamang kita. Umalis ka nga dito, Jean. Huwag mo akong pakialaman. Ate, sinasabi ko lang na walang magkakagusto sa'yo. Dahil sa itsura mo. Umalis ka na dito sa silid ko. Pwede ba? Di umalis. Dahil kahit anong gawin mo, walang magkakagusto sa tulad mong pangit. Ano? Tutulog ka si Jean. Kung manlait ay wagas. Ah, teka. Ito yung binigay ng manghuhula para gamitin ko. Tingnan ko nga. Ilagay ko nga ito sa ulo ko. At tingnan ko kung anong mangyayari. Anong nangyayari sa akin? Parang nag-iiba ang mukha ko. Hindi. Hindi. Ako ba ito? Ang balat ko nawawala. Ayan. Wala na ang balat ko sa mukha. Ako ba ito talaga? Ang ganda-ganda ko. Alam niyo, Mama, baka malapit na akong matanggap sa trabaho. Talaga, anak? Kaya nga hindi kita pinapagawa dito sa bahay para magandang yung kutis. Maganda yung kamay mo, hindi ba? Kaya dapat, huwag kang magpapagod. Ay, nako, isa pa, huwag kang magpapagagat sa lamok para walang peklat na lalabas. O naman, Ma, ayaw kong magkapiklat. Dahil kasama ang makinis na legs sa gusto ng mga lalaki. Alam mo, anak,
ikaw ang swerte sa buhay natin. Talaga namang ako ang swerte ninyo eh. Oo naman. Kumpara sa itsura ng ate mo, eh walang-wala sa itsura mo. Para naman hindi pangit ang makikita mo pag nakaharap ka. Akala ko nga noon eh, mamalasin kami dahil sa kanyang balat sa mukha. Pero alam mo, kasalanan ni Venus ito. Eh, biruin mo. Ipinaglihi ko siya sa balot. Kaya nagkaganyan ang kanyang mukha. Wala na akong magagawa. Kaya ganyan talaga ang buhay. Maalas talaga si Venus na ang kanyang mukha, eh, ganyan. Kung bakit kasi, ipinanganak ko pa siyang may balat sa mukha. Ang pangit niya kasi. Kaya hanggang ngayon, walang magkagusto sa kanya. Anong balita? Kayo pala. Nagulat naman ako sa inyo. Ay, ganyan talaga ako. Bakit ka na pa rito? At ano ang sadya mo? Kasi po, tatanungin ko lang, bakit po sa akin niyo ibinigay ito? Bakit? Nagamit mo na ba ang bandanang iyan? Nagpunta ka rito kasi ayaw mo na? Ay, naku, hindi po. Nagpunta kasi ako dito para magpasalamat. Alam niyo, tama kayo. Sa buong buhay ko, mula pagkabata, malungkot ako. Opo, totoo po yun. Di ako masaya. Siguro, sa banda ng ito, magiging masaya ako. Ah, gusto ko pong malaman, bakit niyo sa akin ibinigay ito? At ano po ang kapalit nito? Ikaw talaga, bata ka. Alam mo, na napakalaking tulong sa akin ang banda ng iyan. Pero ngayon ko ibibigay sa iyo na walang kapalit. Dahil nakikita ko ang tunay na kabutihan ng iyong kalooban. Karapat dapat ka sa banda ng itim. Maraming salamat po sa inyo. Salamat po. Salamat ha, Venus. Bakit ngayon ka lang dumating? Saan ka ba galing? Sorry. May dinaanan lang kasi ako. Akala ko kasi kung ano nang nangyari sa iyo, friend. Teka. Marami na palang akong message sa akin. Yung lalaki na kachat ko. Teka. Tatawagan ko siya. Hello? Yes, hello. Sa wakas, nagkausap din tayo. Ang ganda pala ng boses mo. Ah, ikaw din. Ang ganda din. So, ano na? Paano kung magkita tayo mamaya? Oo, sige. Kita tayo. Anong oras tayo magkikita? Ano palang kulay ang suit mo? Gray na long sleeve. Shirts. At saan pala tayo magkikita? At saan palang office mo? Gusto mo sundin na lang kita? Ay, nako. Wag na. Magkita na lang tayo sa isang resto. Text kita kung saan yun, okay? Okay, sige. See you later. Okay, bye-bye. Magkikita daw kami mamaya. Loko talaga yun. At tinawagan ko. Nako, ang cute pala ng boses niya. Sana eh, ito na siya. Ito na talagang magiging BF ko. Saan kaya siya?
baka wala siyang masakyan ng ganun na traffic kaya. Hi, Sian. Ha? Venus? Ikaw ba yan? Oh, bakit ka natulala dyan? Sian? Maupo ka, Venus. Upo ka. Okay, salamat. Matagal ka na bang nandito na naghihintay? Ah, hindi naman. Sakto lang. Ah, alam mo, nag-work ako sa isang insurance company. Ah, malapit pala yung opisina nyo sa opisina namin. Baka na minsan nga, nagkakasalubong kaya tayo. Ano? Di kaya nag-aagawan ng taxi para sumakay, di mo lang napapansin. Nako, kasi kung minsan kasi nakakasalubong kita, siguro familiar ka na sa akin. Eh, matandain kasi ako eh, na tao. At hindi ko makalimutan ang itsura. Naku, ikaw naman ang magkwento. Ako lang kasi, ikaw naman. Sige na, ikaw muna. Naku, meron ka pa bang hindi mo alam sa akin? Matagal lang tayong nag-chat eh. Eh, nakakailang kasi. Kanino pa ako tinititigan? Hindi kasi ako makapaniwala na magkikita tayo. Andito ka ngayon, nakausap ko, nasa harapan ko. Kapag tinititigan kita, parang gumagaan ang pakiramdam ko. Talaga? Naku, bola lang yan ha! Ayan na naman. Nakatitig ka sa akin. Baka malusaw ako sa titig mo, ha? Hindi ka kasi nakakasawang tingnan. Kahit isang oras na tititigan kita, hindi nakakasawa. Basta ikaw ang titignan ko. Naku, natatawa ko talaga sa sinasabi mo. Naku, pag ako ang nabilaukan, dagot ka. Para akong clown, ha? Gusto mo akong gawing buko salad niyo ni? Hindi naman. Tinitignan lang naman kita eh. Oh, sige. Halika na, kain na tayo. Gutom na ako. Puro hangin ang nasa tiyan ko eh. Dahil sa pagpapatawa mo sa akin, mamaya uutot ako niyan. Bahala kang maamoy mo. Sige, tayo na. Pasensya ka na, ha? Di na kita maimbitahan na pumasok sa bahay kasi istrikto ang parents ko. Kahit sino namang magulang siguro magiging istrikto kung ganyan naman kasi kaganda ang anak nila. Alam mo ba, kanina pa ako binobola. Parang di ako naniniwala sa iyo eh. Sinasabi ko lang naman yung totoo eh, na nakikita ko. Oh, sige. Uwi ka na. Papasok na ako sa loob ng bahay namin. Siya nga pala. Pwede ba kitang masundo bukas? Basta. Tatawagan na lang kita, ha? Oh, maunan na ako. Bye. Mag-iingat ka, ha, sa pag-uwi mo. Okay ka. Nakaayos ka ate. Parang nakipag-date ka yata. O hindi ba siya natakot sa'yo? Wow! Ano yan? Ang ganda! Wag. Sa akin ito eh. Ate, hiramin ko lang. Ano ka ba? Damot mo naman. Sa akin yan. Ano ba? Ano ba yan? Ano
ang pinag-aagawan ninyo dyan? Para kayong bata na nag-aagawan. Eh, mama, si ate kasi ang damot-damot. Ayaw pahiram sa akin to eh. Pahiram mo na sa kanya. Ligay mo sa kanya. Mas bagay yan kaysa sa'yo. Hindi, akin ito, mama. Ipahiram mo kay Jen. Huwag kang madamot. Sige na, ipahiram mo sa kanya. Anak, pagpasensyar mo na ang kapatid mo. Lagi naman ganun, Papa. Lagi na lang pinagbibigyan ko sa lahat ng gusto niya. Mula pagkabata, nasa kanya na ang lahat. Ano pa bang gusto niyo? Siya na nga yung maganda. Siya na nga yung nakapag-aral sa private school. Siyang mahal ni Mama. Anak, mahal ka din namin. Di ko po yun naramdaman, Papa. Alam mo, anak, maraming paraan ang pagpapakita ng pagmamahal. Maaring di mo napapansin o nararamdaman ito na mahal ka ng mama mo. Ano ka ba, anak? Mahal na mahal ka ng mama mo. Kaya tama na, huwag ka nang umiyak. Huwag ka nang magtampo. Si Venus, andito ba siya? Ah, ayun, sa table na yun. Ay, salamat. Ayun siya, nakatalikod pala. So, sorpresahin ko siya. Ah, sige. Miss, sorry, akala ko ikaw si Venus. Ha? Huh? Andyan ba siya? Ha? Wala siya. Wala siya dito. Nakalib siya. Ah, okay lang. Pakibigyan na lang ito sa kanya. Ito. Salamat. Tatawagan ko na lang siya. Tumutunog naman yung cellphone niya. Ha? Kwan, naiwan niya kanina, kaya andyan. Okay, salamat ha. Ng mga roses na yan. Sinong nagbigay? Ah, alam ko na. Siguro, binili mo yan para sa sarili mo. Para masabi na may nanliligaw sa'yo. Oo nga pala. Yung bandanang itim? Anong bandana? Yung hiniram mo sa akin kagabi. Ewan ko. Pwede bang isipin mo kung saan mo yung inilagay? Ate naman eh. Ang OA mo. Pati bandana lang eh. Papalitan ko yon. Huwag kang mag-alala. Kahit na dalawang bandana pang ibibigay ko sa'yo. Papalitan ko yon. Jen, huh? Ibig bang sabihin, nanghiram ka ng gamit sa ate mo, ay dapat mong isauli sa kanya. Teka. May flowers ka. Kanino galing yan ha, Venus? Ha? Huh? Kwan mama. Sa kaibigan ko. Ano? Makuha pa kaya ni Venus ang bandanang itim. Magiliw naming tagapakinig. Abangan ang susunod na kabanata ng ating kwento na pinamagatang.
Banda ng Itim, dito sa ating dulang, mga kwento ni Lola Sela. Mga nagbigay buhay sa ating dula, Myra Abrihal Narnula, Susan Malignum, Ami Diaz, Oscar Ora, Robert Di Guzman, Jun Cabato, Eva Alcoreza. Technical supervision at musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog, Robert Di Guzman. Sa panulat at direksyon, Amos Iglesias. Mga kwento ni Lola Sela, inihahandog ng IFRE Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bumbo Radyo, Philippines.